Magandang araw sa lahat ng tagapakinig sa Pinoy Creepy Encounters. Tawagin niyo po akong Ken. May share po akong creepy encounter na nangyari noong mga nakaraang buwan. Sa school nangyari to at kasalukuyang nasa grade 10 ako. Di ko na po papangalanan kung anong school para na din sa privacy ng lugar. Bandang alas 5 ng hapon nung mangyari yon. Sa third floor ang room namin. Imbis na nagkaklase, ay nagkakagulo kaming magkakaklase. Wala kasi ang teacher namin. Bukod dun, ay patapos na din ang school year nun at nalalapit na ang moving up naming mga grade 10 students. So yun na nga. Dahil nga umuulan that time, tsaka nasa third floor classroom namin, ay sinarado namin yung mga bintana para hindi naman masyadong marinig yung patak ng ulan. Nagpatugtog yung mga classmate ko sa room ng sobrang lakas gamit yung speaker na dala nila. Nung una masaya naman. Sayawan, sigawan, yung iba nga ay nagtatalunan pa. Hanggang sa yung speaker, biglang umusok. Di namin alam kung sa battery ba yun o kung ano man. Nakapatay yung ilaw nun kasi parang ginawa nilang disco yung room. Nagtataka kami sa isang classmate namin sa gilid dahil hindi siya umiimik. Kita namin sa mukha niya na sobrang putla at parang may nakikita siya. Tinanong namin siya pero ayaw niyang magsalita. Kaya di na lang namin siya pinansin. Hindi naman mawala sa akin yung pag-aalala ko sa kanya. Kaya nilapitan ko siya at tinanong kung anong problema. Sumagot siya na may nakita daw siyang bata sa bubong. Nakadikit daw dun at gumagapang. Nilingon ko pero wala naman akong nakita. Baka ako namamalik mata lang siya sa nakita niya. Hindi siya bilib sa sinabi ko kaya pinicturan niya at ipinakita sa akin. Halos umakyat yung takot ko noong tinignan ko yung picture. May bata nga sa kisame. Nanlilisikan po lang mga mata nun. Parang gustong mangagat. Di po sa pagmamayabang pero di ako nagpanik nun. Agad kong binuksan ang messenger niya at pinadala ang picture sa GC namin. Nung makita nila ang picture na pinadala ko, ay kumaripas na kami ng takbo palabas. Walang ni isang estudyanteng naiwan sa room. Di ko makakalimutan na experience yun dahil first time kong naka-encounter ng ganong nilalang. Di ko din alam kung bakit mayroong bata sa kisame. Gusto sana namin itabi yung picture kaso pinadilit ng school namin yun. Kinabukasan ay may klase kami. Bago kami magsimula ay nagdasal kami sa loob ng classroom upang di na kami gambalain ng batang nakita namin sa kisame. Tawagin niyo po akong Leia. Hindi ko tunay na pangalan. Ang totoo niyan, marami na akong karanasan tungkol sa mga hindi pangkaraniwang bagay. Isa na ron ang ikikwento ko sa inyo ngayon. Nag-aaral ako sa isang Catholic school. Regular na nagpapamisa doon tuwing unang Biyernes ng buwan. Isang araw ay maaga akong pumasok. Tansya ko ay nasa mga alas 5 na ng umaga. Kaya wala pang ganong estudyante pagdating ko sa classroom namin. Ibinaba ko muna ang mga gamit ko sa aking upuan at napagdesisyon ng buksan ng ilaw dahil ako pa lang ang estudyante sa classroom namin. Ang light switch nga pala ng classroom namin ay nasa likod ng pintuan. Kaya pumunta ako doon para buksan ang mga ilaw. Nasa likod na ako ng pinto nang may naramdaman akong dumaan sa likod ko. Ang akala ko ay may pumasok na classmate ko. Kaya naman humarap ako rito para batiin sana. Pero anino ng batang lalaking papasok sa loob ng classroom ang nakita ko. At hindi kaklasiko o kung sino mang estudyante sa paaralan namin. Nag-iba agad ang pakiramdam ko. Kaya agad akong tumakbo palabas. Dahil wala pa akong kasama. Kabadong-kabado pa rin ako sa nangyari. Kaya naghintay muna ako ng makakasama bago pumasok ulit sa room. Pagdating ng guro namin, ay naikwento ko ito kaagad at nagkwento rin siya na
Nakita rin daw niya ang batang anino na patakbo-takbo sa koridor. Kalilipat ko lang ng dorm nung isang linggo. Isa akong IT student sa isang kilalang eskwelahan. Isang gabi, ako lang ang naiwan sa dorm namin. Umuwi muna ang roommate ko sa kanilang tinitirahan dahil sa isang emergency. Sa sobrang daming thesis na tinatapos ko, inabot na ako ng 2:30 ng madaling araw sa paggawa. Malapit ako sa bintana ng dorm namin. Nakaupo at gumagawa ng thesis nung gabing yun. Medyo nagtitipid ang landlord sa kuryente, kaya lampshade lang ang gamit kong ilaw sa kwarto namin. Sa sobrang pagod at tuliru sa paggawa ng thesis, ay naisipan ko munang mag-break kahit saglit. Napatingin ako sa labas ng bintana. Sa labas, di kalayuan sa kanto ng iskinitang kinatatayuan ng dorm, ay may tapunan ng basura. Medyo madami-dami ang nagtapon nung gabing yun. Dahil kinabukasan ay kukunin na ito ng truck ng basura. Nagawi ang tingin ko banda sa may basurahan ng di ko maintindihan. Nang nakatitig ako, ay parang may napansin akong gumalaw. Di ko ito masyadong pinansin. Dahil baka pusa o aso lang yun. Medyo malayo-layo ang pwesto nun mula sa bintana ng dorm. Nilibot-libot ko ang tingin ko sa labas pero parang kusa akong napapalingon sa basurahang yun. May gumagalaw na kung ano kong nakikita. Di ko ito maipaliwanag nung una dahil malayo yun. Medyo napansin ko na napapatagal ang break ko, kaya sinara ko muna ang pinto ng bintana. Lumipas ang ilang minuto na parang di ako mapakali. Kaya sumilip ako mula sa bintana para tignan ang basurang yun. At doon ko nakita na may nakatayong tao. Mukhang kumakaway. Tinitigan ko itong mabuti. Pero hindi ko siya gaanong maaninag. Dahil sa poste ng ilaw na nakatapat sa likuran nito. Nalingat ako sandali para tingnan ang ginagawa ko. At nang ibinalik ko ang tingin ko, ay nawala ito. Hinahanap ko yon. At laking gulat ko nang mahagip ng paningin ko ang taong yun. Nakatayo na siya sa bubong ng isang bahay di kalayuan sa basurahan. Kumakaway pa din siya. Di ko pa din yun gaanong maaninag. Napansin ko na parang nakatingin yun sa akin. Kaya sandali akong tumalikod at isinandal lang likod ko sa pader sa ibaba ng bintana. Muli akong dumungaw sa bintana. Pero wala na naman yun dun. Inilibot ko ulit ang tingin ko. Halos mahimatay ako nang makita ko na nasa bubong na yon ang ikalawang bahay katapat ng dorm namin. Kitang kita ko na nakatingin yun sa akin. Isang batang babae. Maikli ang buhok. Punit-punit ang damit at nakapalda. Nakanganga at kumakaway yun sa akin. Kinakaway niya ang kamay niya na parang nagpapaalam na siya sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko. Hindi ako naniniwala sa mga multo o anong kababalaghan. Pero nung mga oras na yon, ay takot na takot talaga ako. Nagtago ako ulit. At nang sinubukan kong tignan ulit yun mula sa bintana, ay nawala yun muli. Nilibot ko ang aking mata sa buong paligid. Pero hindi ko siya nakita. Tumutulo na ang luha ko sa takot at nanginginig ang mga panga. Medyo nawala ang takot ko nang di ko na siya makita sa labas. Inisip ko na baka sa pagod at puyat lang ang dahilan nito, kaya nakakakita ako ng mga ganoong bagay. Naisip kong itulog na lang yun at ipagpabukas na lang ang thesis na ginagawa ko. Nang nakahiga na, ay may naramdaman akong pagtayo ng balahibo sa aking mga paa. Napatingin ako sa aking paanan at napatingin sa madilim na parte ng kwarto. Saglit pa ay may napansin akong gumagalaw sa paanan ko. Bigla na lang nanginig ang buong katawan ko. Nandoon ang bata, kumakaway sa akin.
Sinubukan kong pumikit, pero pagdilat ko ay nandun pa rin siya. Hindi na ako makahinga nung oras na yon. Maya-maya pa ay bigla na lang ako nawalan ng malay. Nagising ako sa lamesa kung saan ako gumagawa ng thesis kagabi, malapit sa bintana. Mukhang panaginip lang ang lahat. Nung umagang yon, napansin ko ang mga tao sa labas ay nagkakagulo. Lumabas ako at itinanong sa mga tao kung ano ang nangyari. Nagulat ako nang sinabi sa akin na may pinatay daw kagabi sa basurahan, di kalayuan sa dorm namin. Kinilabutan ako nang narinig ko yon, kaya pinuntahan ko kagad. At halos mahimatay ako nang makita ko ang bangkay. Yun yung bata na nakita kong kumakaway sa akin. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi ko pa rin malaman kung totoo o panaginip ang nangyari sa akin nung gabing yun. Dahil hanggang ngayon, sa tuwing titingin ako sa salamin, lagi ko siyang nakikita sa likuran ko. Kumakaway at nakanganga. At mukhang humihingi ng tulong.